alam nyo po ba, yan nakapit po sa inyo na stock na brake pad dito sa inyong preno, yan po yung pinakamahal. Kasi siya po yung pinakamaganda yung performance, pinakamatibay, kaya overall siya po yung pinakamaganda. Dahil gawa po siya sa pure metal. Itong video natin ay pang-awareness at pang-information sa inyo. At alam naman po natin na marami po naglipa na dyan na mapanglamang. At baka po sabihin sa inyo na itong inyong front disc brake ay may problema na dahil may naririnig po silang ganito. Narinig niyo po ba mga pare ko, may lumalangas-kas po dito sa pangunahan ating preno at dito po yan ang gagaling sa ating brake caliper dahil yung ating brake caliper ay normal lang po talaga na kumakaskas po yung ating brake pad dito sa ating disc. Kaya pag may nagsabi po sa inyo na may problema po itong inyong preno dahil kumakaskas po at kailangan na po natin siyang i-align, huwag po kayong maniniwala dahil automatic po itong nag-a-align. Kung makikita nyo po yung kanyang bracket ay automatic po yan na umuusad papotsulong at pantras upang ma-align dito sa ating disc. May magsasabi naman po sa inyo na palitin na po itong inyong brake pad dahil luma na, huwag na huwag po kayong maniniwala as long na hindi pa po nawawala yung kanyang guhit. Yan, is hindi po natin to papalitan. Ito po yung front brake ng ating Honda Click, which is brand new, at ito po yung kanyang tunog. Narinig mo pare ko, nihamak po na mas maingay po to ng 3 beses sa ating Yamaha Mio. At ang dahilan po niyan syempre ay itong kanyang brake pad. Na yung nakakabit po na stock na brake pad dito sa ating gulong is pure metal po yan mga pare ko, pure copper at wala po yung halo dahil ito po kasi ay centered brake pad. So ito mga pare ko, balik na naman po tayo sa pag-aaral. At alam niyo po ba na may 3 klase po na brake pad na ginagamit dito sa ating motor. At ang una po dyan is yung organic brake pad at nagkakatulong nga po yan dito sa material na ginagamit sa ating brake pad. At yung organic brake pad po is gumagamit ng mga goma, plastic, synthetic fiber at ang ginagawa po dyan, pinagsasama-sama po yun at pinipress po yun hanggang sa maging matigas po siya. Kaso ang organic brake pad, alam po natin na mabilis po mauupod ang goma, plastic, ayun mga pare ko. Kaya po siya ang pinakamura at hindi po ganun kaganda yung kanyang stopping power, kumbaga yung pagpigil niya sa ating gulong. At ang organic brake pad, ang pinakatahimik na brake pad pag kumakaskas. Kasi nga made of plastic, made of rubber. Pero siya din po yung pinakamabilis mauupod at pinakamabilis masisira. Kaya nga po siya ang pinakamurang brake pad. Then yung pangalawa po natin ay yung tinatawag po natin semi-centered or semi-metallic na brake pad. At ito po yung pinaghalong organic at centered na brake pad. Dahil pinaghalo po dito yung 40% po na bakal at nasa 60% po na plastic, synthetic fiber, etc. So, pinres po yun at ito, nilagay po dito sa ating brake pad. Advantage po sa organic dito is mas malakas po itong magpahinto at mas matibay, mas matagal nyo po siyang gagamitin. Kaso syempre, mas maingay po siya dahil mas marami pong bakal na nakahalo dito at medyo mas mahal po ito kesa sa organic. Na po yung nakalagay sa stock na motor natin na brake pad, itong centered brake pad, at ito po yung majority ng brake pad na nakalagay po sa lahat ng mga branded na motor. At ito nga po yung pinakamaganda dahil siya po yung pinakamahal at siya din po yung pinakamatibay dahil ito po ay gawa sa pure metal eh mga pare ko. Kaya tinatawag po din tong full metallic. Kung makikita nyo kasi pure metal po yan na copper. So yung copper po pinres po rito sa ating brake pad at ito na po yung kinalabasan. At huwag po kayong matatakot dahil yung copper po nito is hindi po siya tulad ng liha na nakakaupod ng ating disc. Ang pinag-aralan nila mga pare ko, hindi po basta-basta yan. At kahit na po matagal yung siyang ginagamit, ay hindi po mauupod tong ating disc. At kung makikita nyo mga pare ko, sino po ba ang mas mahal? Yung plastic o yung tanso? Siya din po yung pinakamalakas yung stopping power na magpahinto po ng ating gulong. Eno. Kaso nga lang, syempre, yung downside niya is kahit konting kaskas lang, eh, dinig na dinig nyo yung kanyang lakas ngas. Eno. Kasi nga, made of metal po siya.
At itong center brake pad ay umaabot po ito ng 40 to 50,000 km bago po siya maupod. At itong sa atin, umaabot po ito ng 45,000 km. Eh mga pare ko, alam na po natin yung nakakabit po ng stock na brake pad dito sa ating preno ay ang pinakamahal at pinakamagandang centered or full metallic na brake pad. Full metal po siya, kaya po siya ganun kaingay. Tulad po nitong ating stock na preno.